Good day again, guys, and I'm back again for another video. Bago ka pa lang sa channel ko, huwag makakalimutan mag-subscribe and click the bell notification button para ma-update ka kung ano upload na bago kagaya ng video na to. Today's video, gagawa po ako ng hair care tips, ganyan, mga ginagawa ko sa buhok ko kasi hindi niyo po na itatanong, ako'y isang kulot. Meron akong isang viewer na nag-request, hindi lang naman viewers yung nagre-request nitong ganitong klase ng video or pangkaraniwan sa mga nakikita natin na nagbi-video about sa curly hair nila is sa ibang bansa pa. So ako wala pa akong nakikita ng mga nag-hair care sa mga curly hair dito sa Pilipinas. So kaya gagawin ko tong video na to. Oh my God! Wow! Yung gagawin ko is ipapakita ko yung mga product na ginagamit ko sa buhok ko, yung mga supply ko, kung ano yung paano ko siya ina-apply, yung ganun ba. Pero, first things first, kung napapansin nyo, wala pa akong kaayos-ayos kasi kakaligo ko lang. And then, nakabalot pa ng ganyan yung buhok ko para basa pa siya mamaya. Mag-ayos muna ako. See you later. Bye. 5 minutes later. Tapos na ako mag-ayos ng aking pagmamuka, ng mascara, and ng blush on din naman kita. At yun, 15 lang po yan. Mag-start na po tayo sa aking hair care routine. So mag-start tayo kung ano yung ginagawa ko pag naliligo. Mapili kasi ako sa product. Gusto ko yung safe talaga and organic, yung mga ganun. Kasi napakahirap kasi maghanap ng ganong klaseng hair product dito sa Pilipinas. Naghahanap lang ako ng product na medyo malapit doon sa product na naririnig ko from United States. Most especially sa mga taga-US kasi yan maraming kulot sa kanila. So yung ginagamit kong shampoo is ito. This is Malunggay Shampoo, Herbal Shampoo. Ako kasi pag medyo shampoo ako, anit lang yung sinashampoo ko. Kasi yun lang din yung sinasabi doon sa nabasa ko at sa med ko ng mga YouTuber. 180 to 190 pesos. Meron siya sa mga grocery store. Actually, isang buwan mahigit sa akin yung ganito kalaki. Kasi sabi ko nga sa inyo, anit lang yung sinashampoo ko. Hindi ko sinashampoo yung buong buhok ko kasi nag-dry. Sa mga curly hair is, sabi, may mga prone siya sa breakage, sa damage, sa split ends. So, much better mga herbal shampoo na ganito. And next is, bawal mawala sa paligo ng mga kulot ay ang conditioner. Amin ako na-try ng conditioner. Naghanap ako ng mga conditioner. Nung na-discover ko si Watson's, napakadami pa lang, napakagandang product dun. Ganda sa kulot ng buhok. Ako na-try ng conditioner na pangkulot siya. Nandito yung picture. Nagpalit ako kasi titignan ko din kung gano'ng karami yung laman ng isang bottle ng conditioner. Kasi gusto ko syempre, kumikot eh, gusto mura. Nakita ko na product na sa buhok ko malambot, hindi siya nagda-dry, bouncy, naka-volume siya. So guys, so ito yung another product ng Fresh. Dalawang product pala ako na may Fresh. Fresh Skin Lab and Fresh Hair Lab. So itong shampoo na to may milk. Baka, So meron ka ng 480 ml for 180 to 200, ganun ang price niya. So, ang maganda rin dito, pump na siya. Hindi mo na siya bubuhatin na igagamit. Those are the products na ginagamit ko pag naliligo. Bibigyan ko kayo ng steps kung paano ko siya ginagawa. Tatlong gamit ang kailangan natin. Ito yung supply ko nga pala. Ayan. Ang ginagawa ko, bago ako mag-conditioner, nagsusuklay muna ako nito. Meron din akong ginagawa how to maintain my hair para hindi siya buhaghag. Kasi ang pangit ng buhok pag buhaghag, lalo na sa kulot. Hindi pwede sa amin na pagkaligo, okay na, alis na, go to work na. Marami pa. Lalo na sa akin, hindi ito pwedeng mawala. So, ito mga products ito, ginagamit ko kapag basa pa yung buhok ko. Hindi ko sila ginagamit kapag tuyo na. Kasi, basa yung buhok.
manageable pa, marami ka pang pwedeng gawin sa kanila. So, ito yung mga products na ginagamit ko. Ito yung una, this is Monea Curl Defining Milk. Tapos meron isa, ito naman yung Hair Fix na Curl Styling Milk. So, ito pwede mong gamitin kung tuyo na yung buhok mo. Una kong nilalagay ito, pampa-wet look to. Ito yung last na nilalagay ko. Pampa-styling milk, diba? Ang maganda dito, nagbubuo-buo yung curl. So, ang tendency ikot siyang ganun. So, maganda yung bagsak ng buhok kapag ka ito hinuhuli mo at inuuna. So, ito yung mga products na yun, guys. Ilalagay ko sa description box kung ano yung mga pangalan nila at kung saan yung mabibili. Para kung interesado man kayong subukan itong mga products na ito is, dali nyo na lang sinamahan. Okay! Ito na ang gagawin natin. Mag-i-style na ako ng hair. Then, ito yung ginagawa ko eh. Nahati ko muna siya sa dalawang side. Sisimulan ko paglalagay nito. Ano sa inyo, huwag yung tipirin paggamit nito. Makakatulong talaga siya sa pag-maintain ng buhok mo. Titipirin ko na siya, guys, kasi konti na lang. Wala akong mabibilhan pa na. May pambili, wala na yung mabibilhan, diba? Hindi nyo pa makikita yung difference kasi basa pa yung buhok ko. Tapos ang ginagawa ko, pag nalagyan ko na siya, scrunch ba yun? Scrunch ko siya, oh. Kita nyo? Ah, pansin nyo, nag-volume yung hair. Tapos ito naman, ito yung plastic. Ito siya, oh. Napakadali niyang ilagay. Kaya pinipindot lang siya. Ang tawag dyan? Hindi ko alam. Ample amount. Ample. Scrunch, scrunch. Para mag-farm siya ng maganda. Malaking tulong yung pag-scrunch ng hair. Kaya ako, napakatagal ko mag-ayos dahil sa buhok. So, ayan na siya, guys. Tuyo yan. Mas volume pa yan. Kaya, babalikan ko kayo mamaya pag natuyo na yung buhok ko. Natagal siya matuyo eh, lalo na pag may product. I'll see you guys later. And update ko kayo kung ano nang itsura ng buhok ko kapag tuyo na. Bye! 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. Hi guys, I'm back. Hindi ako nagbabalik para pakita sa inyo yung aftermath ng aking buhok. Ayan na siya, guys. So, pinatuyo ko na siya. Air dry lang siya. At ayan ang kalabasan niya, di ba? Kaya malaking tulong talaga ang pag-i-scrunch ng hair para pag natuyo siya, mag-stay na siya ng ganun kung siya paano siya kini-scrunch. Ganda ng kinalabasan niya eh. Diba? Look at that hair.
Actually, marami nagtatanong, saan ko daw ito pinakulot, magkano daw, ganyan. Sabi ko lang yan, sa nanay at tatay ko galing yan. Dito pinakulot, kasi ang pinakulot guys, halatang halata mo naman kung ano itsura. As ayan guys, tignan nyo, nakikita nyo, ayan na yung natural color ng hair ko at ito yung mga pinakulay ko. So ayan na, ito yung finished product. Ito mga produkto lang talaga na ito ang tumutulong. Ito lang para ma-maintain ng ganito ang buhok ko. Wala na kayo bang ginagawa, wala. Hindi ako nagpapasalong, hindi ako nagpapagupit. Basta, I love my hair. Mahal ko talaga yung buhok ko, kaya ginagastasan ko yan ng bongga-bongga. So hanggang dito na lang guys, and if you enjoy this video, huwag i-like and share sa mga friends yung kulot. Kagaya ko, para alam nyo na, bigyan din sila ng tips kung paano alagaan ang kulot na buhok. Gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng video, mga tips kung ano bang mga hairstyle sa kulot na buhok, ano pa bang maintenance ang pwedeng gawin sa curler, please comment down below. And thank you so much for watching. God bless us. Stay home. Stay safe, everyone. Bye-bye. See you on my next video. Bye-bye.